Oh, magandang hapon po sa inyo, Tony and Casey. Hello. Oh, hello, magandang hapon po sa inyo lahat, lalo-lalo na sa ating libo-libong supporting at lalo-lalo rin siyempre sa ating mga guro. Ngayon ay tuwan-tuwa dahil sa Nararamdaman ko nga yung tuwa sa boses ninyo, Sir Vladimir. Sige nga, pakipaliwanag po sa amin, ano po ba itong Kabalikat sa Pagtuturo Act? Ano po ba ang benepisyo nito sa mga guru natin? Well, actually po yan, nandito pa rin ako sa Malacanang. No? Sabi ko nga kanina ay kapapasalamat. Kapipirma lamang po, seremonya nila pagpirma ng ating Pangulo. Ito po yung mas kilala nung araw na Chok Alawan, no? Then, pag nag-get teacher, talagang since 2011 talaga, 700 lang yung nare-receive. Isang taon po yun, ha? Isang taon po yun, no? 700, no? Pero since 10, 13 years, ay naging batas na ito. At ito na nga yung pinirmahan kanina na from 5,000, yung pinaka-latest po kasi 5,000, ngayon po ay magiging 10,000 na simula sa 2025-2026. Across the board to, ha? No matter what level, no, Vlad? Lahat ng guro? Yes po. At saan po nga region po yan, 10,000 po ang maririsa. Per teacher. At ang po rito, wala po itong tax. Okay, so per teacher po tatanggap. Ano to? Ano lang to? Minsanang pagbigay lang po ito. Hindi na ho ito mauulit sa susunod na taon. Mauulit po. So ang taon po yan, usually po, pasukan, June po yan kadalasan na binibigay po pagkatapos ng halos pasukan. Tax-free pa pagbigay. Ngayon, sabi nyo nga po, ito ay dating tinawag na chok allowance. Ito ho bang 10,000 na ito, kahit na anong bagay na gusto mong pagkagastusan, maaari mo itong gamitin? Well, technically, hanggat pari sana, gamitin talaga natin ito sa pagtuturo. Sa school. Matatanda po natin. Okay. So, nung pandemya, talagang nakita natin talaga yung pangangailangan dito dahil pa ng pandemya, hindi na lamang chok ang kailangan dahil alam naman natin may kinalaman sa computer, bumili tayo, hindi naman chok lang ang talagang ginagamit data. Sa mga teacher, kundi dahil tawag dito ba, board marker, eraser, at samot-sari mga kagamitan na kailangan, lalo pa ngayon natin, ang mga bata natin ay abono na nga kami mga teacher ay kulang pa po sa sahod. Ngayon, kung ang kailangan ng pakay po sa paggastos nitong 10,000 ay para po gamitin sa pagtuturo, kinakailangan pa po ba magbigay ng tawag dito? Resibo? Invoice? Para po patunayan, na ginasta po yung 10,000 para po sa educational materials. Wala naman po. Wala naman. Patunayan nga po, kulang pa po nga yung 10,000 dahil nga po napanggit ko kanina. Opa. Hindi na lamang po simple sa loob ng klase ang pagtuturo dahil gumagamit pa kami ng data. Correct. So ito, do as you may with it. No, parang basta alam ko nang bahalang pumili kumbaga kinilala ng pamahalaan na abonado ang ating mga guro. Maaring binibigay niya ang kanya mismong pinaghirapang pera para sa kanyang mga estudyante. Ito naman ay kahit papano'y pagbabalik nung mga nagastos na po na ating mga guro. Tama po yun. Kasi sabi ko, 13 years yan simula noong 2011, no? Talagang dulot yan ng sama-samang pagkilos at pag-iingay ng mga teacher talaga. Meron ho bang budget na inilaan itong bagong batas na ito para sa taong ito? Ngayon po, hindi pa po yan effective kasi ngayon pong pagpasok ng 2024-2025, still 5,000 pa rin po. Okay. At itong bilang po na from 5,000 magiging 10,000. Next year. For 2026 po. Tingin ko naman ay dahil ito ay patas at tingin ko ay babudgeted ito. Eh, dapat lang. Batas eh. Apo. Dapat may budget yan. Paano kasi igagawin mong batas pagkatapos wala naman nakalaang pondo. Naka-program na yan. Pero malaki to, Vlad. Malaking ginhawa din to kahit papano. Kahit na sinabi nyo na kulang pa rin to, gaano kalaki ang maitutulong nito sa bawat gurong makakatanggap nitong 10,000 pesos? Well, malaki yan. Sabi nga namin, doble. Kasi 5,000, magiging nga 10,000. So, katulad ko, bumili ko na sarili ko nga LCD projector. Wow. Iba, bumili na projector. So, malaking tulong na rin ito kahit papano, no? Although, minsan lang na mabili ko. Pero yung mga binabanggit na iba talaga, yung 5,000 talaga, kahit papano makakatulong na malaki. Sariling equipment talaga ikaw ang bibili, no? Hindi yung paaralan. Yung guro ang bibili ng equipment, ha?
Opo, tama po yun eh. Kasi hindi po talaga sapat yung budget. Ay, binibigay ang pero sa akin, sa mga pangangailangan. Eh, ang daming confidential pero sa akin, things natin. Pero sa akin, ano, alam mo, kahit pa paano, marang mali eh. Dapat talaga pupondohan yung mga paaralan. Para yung mga kagamitan, nakapangalan sa paaralan yun. Hindi yung responsibilidad pa ng teacher na siya mag-supply ng mga kagamitan. Yung chalk allowance nga na yun, partner, para sa akin, that was an aberration na hindi ho dapat na nangyari. Kasi ang mga chok, basic school supplies, yung paaralan dapat bumibili noon, hindi yung teacher. Sorry po ah, nag-rant ako bigla. Oo. Teacher kasi dati opo, yung misis ko eh. Tama po, dapat po talaga, nasa budget talaga yan ng education. Yes. Ang problema po talaga, walang, ang teacher talaga, kailangan niya talaga salba ang mga estudyante. At Diyos out me. Of our pocket talaga ang aming pagbili. Anyway, sige. So, nandiyan pa ho kayo sa palasyo itong oras na ito? Yes po. Nagpapapoto off silang po sa... Ay, sayang. Kung inagahan niyo po sana nagkita kayo ng pinsan mo. Si Volodymyr. Volodymyr, meet Volodymyr. Oh, di ba? Di ba? Oh. Baka malay mo, kadugo mo pala. May dugong Ukrainian o may... Kasi, di ba? Ano, parang kwet. Ketua. Vladimir Ketua. Vladimir Lenin po, ng Russia. Ay, grabe. Sir Vladimir, thank you so much sa oras na binigay niyo. Congratulations sa inyo pong natamo na bagong biyaya galing sa gobyerno. Next year. Thank you. Thank you. Thank you po.